Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang 175 yugto ng ating serye sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo sumadya sa pambayang libingan ng San Miguel sa probinsya ng Bulacan upang maganap ng mga kilalang individual at dating sikat na mga artista na nakalibing sa bahaging ito ng Northern Luzon. Halika't sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling antungan ng isang dating artista sa pelikula at programa sa telebisyon at isa ring mga awit na maagang pumanaw. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo ay ang huling antungan ni Jimboy Salazar. Si Jimboy Salazar o Albert Canco Guevara ay isinilang noong ikadalawa ng Marso taong 1973 sa San Miguel, Bulacan. Siya ay dating aktor sa pelikula at maalaala bilang bahagi ng panghapong programa sa telebisyon na That's Entertainment at isa sa mga naging dating karelasyon ng yumaong artista na si Mahal. Si Salazar ay may maiksing karera sa showbiz na may 3 pelikula at programa sa telebisyon mula 1991 hanggang 1996. Siya ay unang lumabas sa panghapong programa sa telebisyon na That's Entertainment na napanood sa GMA7 mula 1991 hanggang matapos ang programa noong 1996. Ang iba pa niyang pagganap sa pelikula ay ang 1995 Bukawe Pagoda Tragedy na pinagbidaan ni Maricel Laksa, Garda Versosa, Ronnie Sarmiento at Isko Moreno. Malas yata talaga, pare. Oo nga eh, dami na natin pinuntahan. Wala pa rin nangyari. Puro no vacancy. Tama. Kanina pa ako nauuhaw eh. Manang soft drinks nga ako. Ilan? 2 po. Kahit mababa ang sweldo, at least meron silang kinikita. Hey, pare, ang aga-aga mo nag-asawa. Tignan mo ako. Binatang-binata pa rin. Lalong-lalo na kung wala kang pinag-aralan. Pare, ang pagsisisi, laging nasa bandang huli. 1996, Patikim ng Pinya na pinagbidaan ni Rosana Roses kasama si Leandro Valdemor. Pinahirapan yung trabaho ko! Bisantilian, sigurado ka ba sa sinusumbong mo? Binti lang po niya, sir. Binti lang, ha? Suspendido ka ng 1 linggo! Ang sabi ko ho, ipagbabayad ko ng tuition ng kapatid ko. Ako, alam ko, susamahan kita. Salamat ho. Naku, iya. Ang ganda mo. Noong mga huling buwan ng taong 2010, si Salazar ay naghayag sa publiko sa kanyang pagiging isang miyembro ng LGBT at pinakilala rin ang kanyang lalaking karelasyon na si John. Nakilala siya bilang Jimboy Salazar noong panahon ng That's Entertainment. Ilang masasabing claim to fame niya ay noong makarelasyon si Mahal. Inisip ng tao is paano mo siyang mamahalin, maliit at may kulang. Hindi ko masasagot ang ano kasi ang sa akin po, hindi na importante yun eh. Ang importante, tinanggap ko siya bilang idol ko. God knows po. Pero ligid sa kaalaman ng publiko, may damdaming pilit na sinisikil si Jimboy even before his That's Entertainment days. May kulang. Hindi ako masaya. Hindi po natuloy yung pagiging gym girl ko. Ano po nila, ma'am, is parang bakit kailangan pang mag-girl? Not be any happier than letting the whole world know that he has a boyfriend named John.
Noong Mayo 2015, si Salazar ay nasuri sa sakit na pneumonia at pumano makalipas ang dalawang buwan noong ika-24 ng Hulyo 2015. Siya ay 42 taong gulang lamang. Sa mga susunod na yugto ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito, magpo-post kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat po sa panonood. Maaari lamang mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.